Hi guys, welcome back to my channel. Meron naman tayo ditong customer ng Vios. So nag-overheat siya. Minsan hindi, minsan daw nag-overheat. So nakita natin yung panya hindi nakatrabaho ng maayos. So tara, pag-usapan natin. Welcome to DIY with Raf. Dapat once na in-aircon mo yan, inon mo yung aircon, number one. Dapat gagana yung pan. So check natin. So ayun yung pan, hindi na gana. Hindi siya na gana. Papaluin natin para gumana. So pag gumana yan, pag pinalo natin, papalitan na natin ito. So, hindi pa rin nagana. Pero kaya natin i-experience. Yan. Ayan. So, gumana siya pag pinalo. So, kailangan natin ng palta niya. Kasi nagkukos talaga ng overheating yan. Saka hindi na ganun kalakas yung ano niya, buga. Yung hangin. So, hindi niya napapalamig yung radiator saka condenser. Intermittent. Minsan nagana, minsan hindi. So, tara. Pasin natin. So, baklasin na natin. Mas maganda, hanggalin muna natin yung negative terminal para sa ganun safe kung may mapadikit man na sa positive at delikado. Hanggalin muna natin to negative. Tapos, eto, hanggalin din natin. Saka yan, tapos itong hose. Kasi para makalabas saka yung mga socket. So, natanggal na natin yung mga nakaharang hose dito sa yung sa may lagayan ng air cleaner. So tanggalin na natin yung mga socket saka yung mga wires. So iaangat na natin yan. So guys, ito na yung ano niya, fan motor. Ito yung fan motor niya sa likod. Yan. Original Denso. So hindi pa rin siya napapalitan ever since nung nagsimula na nabili. 2015 year model. So sulit na to. At least naagapan ni sir. So, pakalasin na natin. Ito na yung fan niya. Fan motor. So, may tunog na rin. Rin ganong ganda yung ikot. So, balik tayo kapag napalitan na natin. So, ito na yung dumating na yung bagong parts natin. Original gaya ng pinagpalitan. Denso. Tapos may Toyota, tapos Denso. So, suggest din ni customer, original, mas maganda. So, nakakatuwa naman. Malakas sa sasakyan, kaya gusto niya kakabit original. Tama naman kasi pag may local yung kinabit mo dyan, pwedeng masunog yung shroud niya at saka ito, yung pan motor, mag-iinit. So tara, kabit na natin. Ayan, so ngayon guys, nakabit na natin. Kabit naman natin yung mga air intake niya dito. Saka yung hose. Tapos tapanda rin na natin, saka obserbahan kung okay na. Ayan. So ngayon guys, mga idol, nakabit na natin lahat. So naka-intact na pati yung ground. So start na lang natin, tapos obserbahan natin, saka mag-bleed tayo ng coolant. Parang sa ganun, mawala yung mga hangin sa system. Siyempre, may iwasan din yung overheat. Kapag may hangin sa system, pwede maging cause ng overheat yun. Tapos bago na rin pala yung radiator prop ni sir. Dati na-observe niya na nawala yung spring niya dito. So, nagiging push din ng overheat yun. Susunod, i-discuss ko yung tungkol sa radiator cap.
So ngayon, start na natin. Ignition on. Tapos buhay natin yung aircon. At gagana na yan. Wala na, lagas tayo. So ayan sir. So gumagana na agad siya. Ah, pagkabukas ng aircon? Yes sir. Gaya kanina, hindi siya gumagana. So, nilinisan na natin yung pad para at least umimprovision na naman to pag ano. Yes sir, yung katulad ng pad. So, napinaparo natin siya. Yes sir. So guys, okay na. Na-bleed na natin. Saka nag-automatic siya kahit di gumagana yung aircon. So ngayon, ang lakas na. Umuugong na siya. So pwede nang umuwi sir, na-bleed na natin. Tapos na-check na, inspect na natin lahat ng cooling system niya. Okay naman yung radiator, cap, bago. Tapos yung water pump wala namang leak. Yung water pump niya, walang leak. Kaya so okay. Ayun lang. Pan motor lang talaga yung naging problema niya sir. Ayan, sobrang lakas na ng buga. So okay, please like and subscribe. Marami pa tayong video na parating. So pindutin lang yung bell at saka subscribe. Salamat. Dapat natin gawin kapag nag-break yung sasakyan natin. So unang gagawin natin, pag umilo yung bangka ng kulay pula, itabi muna natin yung sasakyan. Tapos palamigin muna natin. Tapos huwag muna kayong mag-aircon. Once na binuhay nyo yung sasakyan ninyo, palamigin nyo muna. Huwag muna kayong mag-aircon. Tapos i-inspect ninyo kung aling part yung ano dun. Unang-una yung pan. So check nyo yung pan. So kung gumagana naman siya ng malakas, so okay yung pan. O, check nyo lang din yung mga leaks. Tapos yung radiator cap. Yung radiator cap, very important yan. Dapat huwag niyong bubuksan ng mainit na mainit yung makina ninyo. Pwedeng mag-explode yan o maging cause ng pagkasunog ng balat ninyo kasi napakainit po ng coolant. So, kailangan palamigin niyo muna. Huwag niyo pong bubuksan ng tubig yung makina ninyo. Kasi pag binuksan niyo po ng tubig yung makina ninyo, pwedeng lalong lumala yung magiging cause niyo sa makina kasi pwedeng mabengkong yung cylinder head kapag nilagyan niyo ng tubig na mainit. So, ayan, antayin niyo lang na mag- cool down yung engine nyo. Kung nakapark naman kayo sa lay bay, ayun lang po, ganun lang gagawin ninyo. Tapos pag po nakita nyo na yung problema, pwede kayong pumunta sa shop na malapit, ipacheck nyo na po yung sasakyan ninyo pag nag-overheat. Pinaka-importante po din yan sa ano, sa sasakyan, kasi pag may problema ang sasakyan nyo ng overheating, hindi nyo siya pwedeng i-long drive. So lalo na kung nasa area kayo ng traffic, hindi nyo siya magagamit ng maayos. So, delikado. So, kung may ganyan kayong karanasan, mas maganda, dalhin nyo na po sa shop, ipakonsulta nyo, o kaya sa CASA, kung well-maintained kayo sa CASA, o kaya meron kayong personal technician or suking shop. Ayun lang yung tips ko sa inyo para maiwasan yung overheating sa daan. Okay. Please like and subscribe. So, nakaalis na si sir. Bali, okay na, gumagana na yung pan kahit patay yung aircon. Tapos nag-automatic na rin siya kapag buhay yung aircon. So malakas na. So nakakatuwa naman, very observant si sir. Kaya na-prevent niya na mag-overheat yung sasakyan niya. So once na nag-overheat, pinapatay niya yung makina. Tapos after nun, na-visual inspect din niya rin yung ano, radiator cap. So yung radiator cap, pwede rin maging cause ng overheating yun. So ang kagandahan na iwasan na niya yung overheating, tapos yung pan motor na palitan ay talaga nagiging cause ng kung bakit nag-overheat. So yun lang, basta pag umilaw yung ano, yung sa dashboard yung parang bangka na kulay pula, ibig sabihin overheat na kayo para sa mga Vios. Kasi yung iba walang temperature gauge gaya ng Vios, sa kanila Mirage wala yan. So ayun, okay na, please like and subscribe.